lumang panahon. Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. Tapat na maglilingkod. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, mga namatay sa lindol sa Turkey at Syria, mahigit 7,000 na. Dalawang Pinay at tatlong bata nawawala. Mga rescuer ng Pilipinas, biyaheng Turkey na ngayong gabi, pero may nakikitang hamon sa misyon. Mahigit 70 produkto pinayagang magtaas ng presyo. Official visit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan, o marangkada na? Itinuturong leader ng robbery group sa Japan na si Yuki Watanabe na katakda ng ipadeport ngayong gabi. LeBron James gumawa ng kasaysayan sa NBA. At buong cast ng Batang Quiapo may emosyonal na revelasyon kay Coco Martin. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol sa Turkey. Nagdeklara na ng state of emergency sa may 10 probinsya sa Turkey na labis na pinsala ng lindol. Isa dyan ang Hatay Province, kung saan iniulat ng Filipino community sa natural lugar na may 2 Pilipino at 3 bata ang nawawala at posible manong natrap sa guho. Nagpa-patrol, Zen Hernandez. Bawat minuto at segundong lumilipas, nababawasan ang tsansang mahuhugot ng buhay ang mga naipit sa mga guho. Ayon sa Turkish Disaster Agency, halos 6,000 gusali nila ang pinabagsak ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Halos 6,000 na rin ang naitalang nasawi, kaya nagdeklara na ng 3 buwang state of emergency si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa 10 probinsyang pinakanapinsala ng lindol. Isa dito ang Hatay Province, kung saan 2 Pinay at 3 bata ang nawawala. Ayon sa Filipino community doon, mula kahapon ay ilang beses nilang binalikan ang gumuhong bahay ng mga ito at nakumpirma ang hinalang natrap sila sa guho. Dinig namin yung boses ng anak nung kababayan natin, pero very light, kumbaga hinang-hina yung boses ng bata. Tapos kaninang madaling araw, kanina 1 hour ago lang, nagpunta kami doon, wala na. Ayaw po namin tanggapin na gano'n yung nangyari kung sutusin. Tinatry pa din po namin kumuha ng tulong na makuha sila doon. Sana pong mabuhay sila, hindi ko po alam. Hindi po namin alam. Ang iba namang Pilipino, iniinda ang matinding lamig sa shelter kahit pa naka-bonfire at nakatalukbong sa makapal na kumot. Sa kabila nito, narating na sila ng ayudang pagkain mula sa Turkish government. Pero ang pinaka-hinihintay nila, ang tulong mula Embahada ng Pilipinas na nangakong susunduin sila papuntang shelter sa Ankara. Hindi pa rin kasi nawawala ang kanilang takot habang nasa Hatay Province dahil sa patuloy na aftershocks. Kaya nga hindi po kami makampante. Ilang araw na din po kami walang tulog. Dahil natatakot po kami na biglang maglindol. So nakaredy kami talaga na tumakbo, although hindi namin alam kung saan tatakbuhan kasi lahat na ng mga buildings dito, gumuho na po lahat. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Ankara, kinukumpirma pa nila ang lahat ng mga natatanggap na report tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino na naapektuhan ng lindol. Ganito rin kasaklap ang sitwasyon sa bansang Syria, na puspusan din ang paghuhukay para sa mga survivor ng lindol. Sa pinakahuling report,
halos 2,000 na ang naitalang nasawi sa naturang bansa. Hilagang rehiyon ng Syria ang pinakamatinding napinsala ng lindol dahil nasa border ito ng Turkey. Pero naramdaman ang pagyanig hanggang Damascus ayon sa mga kawani ng Embahada ng Pilipinas. Apo, save po kami lahat. Nag-message na po kami sa mga pamilya namin. Don't worry po. Ayon sa embahada, naabutan na nila ng tulong ang 60 Pinoy na apektado ng lindol. Pero target pa rin bisitahin ang mga ito, lalo't hindi lang pinsala ng lindol ang problema sa kanilang kinaroroonan gaya ng Aleppo. Sila ay nasa mabuting kalagayan. Sila ay nanumbalik na sa kanilang mga tahanan. At wala ni isa ang nasa evacuation centers. No? Ang nakakapagpalala po ng sitwasyon doon ay maliban po sa nagaganap na digmaan doon, meron din pong kolera, meron din pong pag-ulan at pagbagsak ng snow. Pinapayuhan naman ang mga pamilya ng mga Pilipinong nasa Turkey, Syria at maging sa Lebanon na tumawag sa hotline 1348 ng Department of Migrant Workers kung nangangailangan ng impormasyon sa kalagayan ng kanilang mga kaanak. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Department of Foreign Affairs hinggil sa pagpapadala ng tulong sa mga apektadong Pinoy. Samantala, inilagay rin sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa Philippine Embassy sa Ankara bilang pakikiramay sa mga nasawi sa lindol. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Babiyahe naman papuntang Turkey ngayong gabi ang response team ng Pilipinas na siyang tutulong sa search and rescue operations sa natural lugar. Ito ay matapos hanigin nga ng magnitude 7.8 na lindol ang Turkey at Syria noong Lunes. At ayon sa mga rescuer, ang malamig na panahon, ang terrain at pagkakaiba ng lingwahe ang ilan sa mga hamon sa kanilang gagawing misyon. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa gitna ng sunod-sunod pa ring aftershocks at nagyayelong klima, nagkukumahog ang rescue teams na maabot ang mga naipit sa malawak na guho na idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Mahigit 9,500 na ang naitalang patay dahil sa sobrang lakas ng lindol noong Lunes. Sa gitna ng trahedya, ligtas na nakuha ng rescuers ang bagong silang na sanggol sa guho sa bayan ng Jandiris sa Syria. Ang baby girl na nakakabit pa ang umbilical cord sa kanyang nanay ang tanging nakaligtas sa kanyang buong pamilya. Ginagamot siya ngayon sa ospital. Nalabas ko dito. Tutulong na rin ang Pilipinas sa search, rescue at relief efforts. 85 tauhan ang bubuo ng Philippine contingent. Karamihan, mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. They're soldiers, so they're ready. They can secure themselves. Dahil parang negative 4 ang degrees ang temperature doon. So that's why we're providing for them. We will be providing for them the right clothing and equipment para kaya nilang gawin yung trabaho nila doon. Nakita natin na napakalaki ng pisala ng naganap na lindol, and we really extend our deepest sympathies to the Turkish government. We know that the Turkish government is very kind to us. Tumulong din sila sa mga vaccines at saka tinatawag natin na talagang very close ally natin ng Turkey. Pangungunahan ni Major Erwin Diploma ng Philippine Air Force ang contingent ng AFP. We're expecting for a sub-zero climate, so we are not used to it, but with the proper planning and proper preparation, we really hope we will perform our mandated duty smoothly and successfully and safely. Kasama rin ang mga doktor, nurse at iba pang healthcare workers ng Department of Health. Bit-bit ang 16 na tonelada ng mga gamot at equipment. Up to the point na pwede tayo makapag-intubate on the site, and meron tayong portable ventilator na dala-dala rin. Aming mga team ay sanay na sanay, ano? Kasi marami naman tayong mga disasters na nire-respondihan dito sa ating bansa. Tutulong naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa paghahanap sa mga taong natabunan ng mga gumuhong gusali. Meron po tayong dalang mga equipments tulad ng life locator kung saan kahit 45 feet po ang lalim ng rubble ay nadidetect po nila kung may tao or object na gumagalaw.
Ilan sa mga rescuer na ipapadala ng MMDA, dati na ring tumulong sa search and rescue operations sa Nepal nang yanigin ng malakas na lindol ang bansa noong 2015. Isa na rito ang nurse na si Abraham na 10 taon ng rescuer. I think ko mas delikado to compared doon sa iba naming response kasi involves na yung mga 10-story pataas na building. So, mahirap yan. Magpapadala rin ang Subic Bay Metropolitan Authority ng 10 rescuer. Ayon sa rescue doctor na si Ted Esguera, ilan sa nakikita nilang pagsubok sa gagawing disaster response sa Turkey ay ang malamig na panahon, terrain at pagkakaiba ng lingwahe. Sa sobrang lamig, it might deplete our immune system. So we might catch up some infection, which I will safeguard that also. Maraming challenge, kaya kailangan, ang dala ng naming configuration na dala ko is advanced life support siya na it can hold the line up to 24 hours. Kailangan may medevac ako. Ngayong gabi lilipad pa Turkey ang Philippine contingent. Sasagutin ng pamahalaan ng Turkey ang kanilang flights. Alis po nila dito at sila po ay magla-landing sa may Istanbul kung saan po sila ay imi-meet ng Turkish government at Philippine embassy officials po. No? From there, i-assess at mag-check-in po sila para malaman po ng Turkish government na meron na pong tulong from the Philippines. Then dyan, saka lang po i-assign kung saan sila mapupunta or saan kailangan ang kanilang mga equipment at expertise. Nakipag-ugnayan na ang pamahalaan sa defense attaché ng Pilipinas sa Turkey para masiguro ang seguridad ng mga Pinoy responder. Bianca Dava, ABS-CBN News. Sa ibang balita, pinayagan na po ng Department of Trade and Industry ang taas presyo ng nasa mahigit na 70 produkto. Samantala, hindi naman makasunod sa suggested retail price ng Department of Agriculture ang mga nagtitinda ng sibuyas. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sa susunod na linggo pa ang Valentine's Day, ngunit nauna ng magmahal ang mga pangunahing bilihin. Nasa 76 na produkto kasi ang pinayagan ng DTI na magtaas presyo. Kasama na ang ilang brand ng karneng dilata, sardinas, kape, instant noodles, gatas at tinapay. Kalahati lang ng higit na 4 pesos ang dagdag sa Pinoy Tasty, habang 1 peso and 50 centavos naman sa Pinoy Pandesal. Nasa 1 to 15% ang inaprobahang increase sa food items, habang mas malaki ang dagdag presyo sa mga non-food items. Agosto pa noong isang taon huling naglabas ng SRP ang DTI. Dahil masusi umano nilang pinag-aralan ang mga petisyon na taas presyo. Itong mga manufactured food products naman, bihirang-bihirang mag-figure sa consumer basket na ginagamit sa pag-measure ng inflation. So karamihan doon, puro agricultural products. Ang manufactured food products, hindi ganun kalaki ang impact doon sa consumer or sa budget ng consumer. Nasa 1 peso and 50 centavos din ang pinayagang increase sa ilang brand ng sardinas sa halip ng higit nila na 3 piso, bagay na inalmahan ng mga producer nito. Ikalulugi umano ito ng canneries. I will ask when I go back, pero at 150 that's not acceptable. I don't think they will, that my members will agree. And you know, it is all right to patronize your clientele, your customer, but on a sustained level of operation, you will kill yourself. And no businessman will allow that to happen. Nagsabi din ang sardine producers na konti na ang supply nila ng tamban. Hindi pa din kasi sila nakakapangisda dahil closed fishing season pa din sa Zamboanga hanggang sa katapusan ng buwan. May ilang canary na anila na ubos na ang buffer stock. Kaya sa ngayon, bumibili muna sila ng isda sa mga probinsya na hindi sarado, tulad ng Sorsogon. Git nila, payagan silang mangisda mas malapit sa dalampasigan o sa tinatawag na municipal waters. Samantala, unang araw din ngayon ang pagpapatupad ng SRP sa imported na pulang sibuyas. Ngunit sa Kamuning Market, nasa 180 pesos pa din ang kilo nito. Di hamak na mataas kaysa sa 125 pesos na SRP na itinakda ng Department of Agriculture.
Paliwanag ng mga nagtitinda, hindi pa nila kaya sa ngayon dahil mataas pa ang kuha nila ng sibuyas sa Balintawak at Divisoria. Git nila, dapat maunang magbaba ang mga wholesaler dahil kung hindi, silang mga retailer sa palengke ang malulugi. Ito anila ang paraan upang masunod ang SRP. Para sa akin, okay lang naman kung 125. Ngayon naman, ang kinukuha lang namin, kukunti lang naman eh. Hindi naman kami kumuha ng marami. Lalong hihina ang local. Lalong tutumal yung sarili nating sibuyas, sir, pag ganun. Siyempre, tatangkilikin nila yung mas mura. Nag-ikot na ang DA sa mga palengke upang maipaalam sa mga nagtitinda ang bagong SRP. 60 days o 2 buwan tumatagal ang suggested retail price o SRP sa mga produkto gaya ng sibuyas. Aminado ang Department of Agriculture na hindi madaling ipatupad ito, lalo't marami ang hindi nakakasunod at wala namang penalty sa kanila. Nauna nang sinabi ng DA na mas hihigpitan nila ang pagpapatupad ng SRP ngayon sa tulong ng mga tauhan ng DILG na mag-iikot sa mga palengke. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sari-saring solusyon po ang pinapanukala para matugunan ang krisis sa sibuyas. Pero ang mga magsasaka, humahanap po ng pangmatagalang solusyon, lalo't marami sa kanila ay kakarampot ang kita at madalas pang nababaon sa utang. Ang ikalawang bahagi ng special report ni Jervis Manahan. Halos 4 buwan ang hinintay ni Mang Jeronimo bago maani ang mga itinanim niyang sibuyas. Pero imbis na kumita, nalugi pa siya. Ang masaklap, hindi lang siya ang nasa ganitong sitwasyon. Dito sa 2,000 square meter nito, ang nalugi ko rito, almost 40,000. Problema po namin, pag po kami ay nalugi, napipilitan namin isangla o ibenta yung ibang property namin o ari-arian para mabayaran yung utang. So pag naisangla po namin yung lupa, wala na po kami tatamnan. Kwento niya, mapalad na ang isang magsasaka kung kikita ng 100,000 piso. Malaki pakinggan, pero ito na ang kita nila sa buong taon. Dahil isang beses lang ang onion harvest. Sana naman po magkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na magkaroon ng isang masaya, maayos at marangal na pamilya. Maliit ang kita at bawas pa dito ang ginastos. Malayo ang binabiyahe ng sibuyas bago makarating sa mga palengke. Pagkatapos bunutin sa lupa, ginugupit ang bulb mula sa mga dahon, saka iipunin upang dalhin sa mga buying station. Ito ang tinatawag nila na buying station. Dito dinadala ang mga sibuyas mula sa mga bukid. Dito rin hinihiwalay yung mga magaganda doon sa mga tinatawag nila reject. Libo-libong bags ng sibuyas ang inihahanda dito bago dalhin diretso sa Divisoria o sa Balintawak. Dito, unang naitatakda ang presyuhan ng sibuyas. Didetermine din sa amin ay market din. Kung ano yung ibinibigay sa amin presyo, yun lang din ang nagiging basihan namin. Kung magkano kayang kunin sa palengke. Tatawag mura sa hulugan na kung ganong kuha. Tatawag mura sa Divisoria, ganon. Kaya alam na agad ang presyo. Kasi kukunin nila ang mga labor, tracking, saka yung hakot sa bukid, yung mga kargador, awasin lahat doon sa presyo. May mga iniimbak na sibuyas sa cold storage. May ibang dinadala agad sa mga bagsakan. Pasa-pasa ito at sa bawat hakbang, tumataas ang presyo. Taas baba rin, hindi rin permis ang presyo ng nalulugi, ito kumikita, ganoon. Hindi permis na kami tubo lahat, hindi. Merong nabibiling pangit nga sibuyas, may mga tama. Nabubulok yung puwit ng sibuyas. Mapakarami na lugi sa amin. Itatapon na sa basurahan yung lahat ng misira. Kaya kalugi-lugi na karaan taon. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food o PICAF, kailangan ang maayos na plano mula sa Department of Agriculture sa pag-aangkat at sa pagtatayo ng post-harvest facilities para sa sibuyas. The solution in the long term, kailangan yung government should intervene in the form of a strategic buffer stocking in all commodities. We are proposing that all regions, if not all provinces, wherein those products are produced,
dapat meron kang warehousing facility. Ngayong 2023, anim ang balak na itayong cold storage facility ng DA sa mga onion producing regions, kabilang na ang Nueva Ecija. Private sector mag-i-invest dyan para kumita. Pero ang gobyerno pwede mag-invest dyan na ang motibo mo e tulungan ang magsasaka para maiangat ang kanilang kabuhayan. Ayon sa onion roadmap ng Department of Agriculture, plano ng gobyerno na mapataas ang production ng sibuyas sa loob ng 5 taon para maging self-sufficient ang Pilipinas. So yun po yung nagiging solutions at the moment na dadagdagan yung cold storage. Tapos syempre, ililink po ang ating farmers not just to the markets but also to our institutional buyers. Ngunit para sa mga magsasaka, hindi ganito kaliwanag ang hinaharap. Lalo't ang kanilang mga anak ay hindi na interesado sa pagtatanim ng sibuyas. Mananatili pong ang aming mga anak kung ganito ang sitwasyon, mananatiling mahirap. Pero yung pamahalaan at saka yung iba pa, dapat sana magkaroon ng malino na policy yung ating gobyerno para sa mga pagsasakahan. Sa huli, nasa kamay ng magsasaka ang pagtatanim. Ngunit ang kapangyarihan para lumago ang industriya, nasa kamay ng pamahalaan. Nakukumpas kung saan direksyon papunta ang agrikultura sa bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nasa Japan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na official visit kung saan layon ang paglagda sa ilang mga kasunduan at makaakit pa ng mas maraming investment para sa Pilipinas. Nagpapatrol, Tia Gutierrez. Pasado 1:00 ng hapon kanina, lumipad palabas ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagkakataong ito, para naman sa kanyang 5 araw na official visit sa Japan. Ang Japan ang isa sa mga pangunahing partner ng Pilipinas pagdating sa bilateral trade at official development assistance. Ito rin ang unang bansa kung saan nagkaroon ng free trade agreement ang Pilipinas. Sa kanyang pagbisita doon, umaasa ang Pangulo na mapapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng agrikultura, renewable energy, digital transformation, defense at infrastruktura. My bilateral visit to Japan is essential. It is part of a larger foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, as well as lasting economic partnerships with major countries in the region amid a challenging global environment. This visit also, we will seek to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented like us in many ways, and the most reliable partner in times of both crises and of prosperity. Ilang kasunduan naman ang inaasang pipirmahan ng dalawang bansa sa kanyang pakikipagpulong sa kanyang Japanese counterpart na si Prime Minister Fumio Kishida. Kasama rito ang humanitarian assistance sa disaster relief, infrastruktura, agrikultura at digital cooperation. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Kishida Fumio to take stock of our bilateral relations and regional cooperation in a broad range of engagements, from our security and economic relations of our two countries and our continued commitment to mutual peace and prosperity. I look forward to bringing home, as they say, bringing home more of these agreements that will be of benefit to the transformation of our economy and to be able to mitigate some of the challenges that we are facing in the new global economy. Habang nasa Japan, magkakaroon din ang pagkakataon ng Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos na magkaroon ng isang imperial audience kina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with their majesties, the Emperor and Empress of Japan. I will also invite them to visit the Philippines to be welcomed by the warm hospitality of Filipinos who have endeared Japan and Japanese culture in their hearts. Gaya naman ng unang biyahe, inaasahan din ang kanyang mga meeting sa mga business leaders sa Japan. Tinatayang nasa 150 miyembro ng Philippine Business Delegation ang sumama kay Marcos Jr. sa Japan.
Makikipagpulong din siya sa Filipino community doon. Balik Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. sa Linggo, January 12. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Gretchen, pagkatapos ng big reunion ng Eraserhead sa Maynila, kasado na ba ngayon ang world tour ng banda? Yes, Ate B, simula na ulit ang rakrakan dahil plansyado na ang Eraserhead's huling El Bimbo World Tour ngayong 2023. Inanunsyo nina Ellie, Raymond, Marcus at Buddy ang kanilang US tour simula May 19 sa Las Vegas hanggang May 26 sa San Francisco. Itutuloy nila ang pagkanta ng hits sa Canada simula June 3 hanggang June 16 bago bumalik sa Amerika para sa kanilang New York concert sa June 17. Dapat ding paghandaan ng solid E-Heads fans ang tour ng banda sa Middle East, Europe at sa Asia. Samantala, pinirmahan din ng Eraserheads ang mga artwork ni Marcos Adoro at gitarang dinisenyo ni Gab Chiki ng parokya ni Edgar. Ipapa-auction ito para masuportahan ang lymphoma treatment ni Gab. At sa pagbabalik ng TV Patrol, sinasabing pinaka nakakahawang variant ng COVID-19 na itala na sa ating bansa. At LeBron James gumawa ng kasaysayan sa NBA. Abangan at ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sinimulan na ng kamera ang imbestigasyon kaugnay sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at iba pang pangunahing bilihin. Muli po namang humarap sa kamera ang tinuturong nasa likod ng smuggling at hoarding ng sibuyas. Magpapatrol, RG Cruz. Am I correct, Mr. Lea? Balik kamera si Lilia Lea Cruz, tinaguriang Mrs. Sibuyas na itinuturong nasa likod umano ng smuggling ng sibuyas sa bansa. Para kay Cruz, lumang tugtugi na ito at puro paninira at pananabutahe lang ito sa kanya. Itinanggi rin ni Cruz na hoarder siya. Yet, time after time, my faceless accusers have yet to prove their allegation. I challenge whoever they are to muster enough courage to come out in the open. Instead of remaining anonymous, to show evidence of my complicity, instead of feeding lies behind my back. Gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung, tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Yun nga po ang nakakalungkot kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa sibuyas. Pero nang tanungin, sino ang nananabutahe sa presyo ng sibuyas, tikom ang bibig ni Cruz. 2014 una siyang humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nang imbestigahan ang umano'y monopolyo ng grupo niya sa pag-angkat ng sibuyas at bawang na bunga umano ng sabwata ng grupo ni Cruz sa Bureau of Plant Industry. Pero hindi itinuloy ng komite ang investigasyon noon dahil may kaso na sa ombudsman tungkol sa umano'y sabwatan. Kanina sinabi ni Cruz na pending pa rin ang kaso. I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders. Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. Natatanda mo yon? Yes, correct ko lang po kayo, Your Honor. Not onion queen na sinasabi nila. Garlic po yan po. Your Honor, nakapending pa po. Kasi yung kanilang pinipresent na kanilang mga tawag dito, witness, ay lagi pong hindi available. Ayon kay Cruz, dapat farm gate price ang basihan ng presyo at sa tansya niya, dapat mahigit 120 kada kilo ang benta ng sibuyas. Ikaw ay retailer, masaya na sila kung dapat may 120, dapat po happy na sila. Samantala, tiniyak ni Dr. Arnulfo Frontuna ng Swine Industry Foundation at Philippine Council for Agriculture and Fisheries na sapat ang supply ng itdog sa bansa, bagamat maaaring tumaas ang presyo nito dahil sa gasto sa produksyon. Minungkahi niya ring mabigyan ng Intel Fund ang DA para mabantayan ang pagpasok ng sakit at peste gaya ng African Swine Flu at Bird Flu. RG Cruz, ABS-CBN News. Naitala na sa Pilipinas ang unang kaso ng Omicron subvariant na XBB.1.5 na sinasabing pinaka nakahahawang variant ng COVID-19. Ayon sa Department of Health,
196 mula sa higit 1,000 samples na isinailalim sa sequence noong isang linggo ay lumabas na XBB variant, kabilang ang isang kaso ng XBB.1.5. Nauna nang tinukoy ng European Center for Disease Prevention and Control ang naturang subvariant bilang variant of interest dahil sa dumaraming kaso nito. Na-detect na rin sa bansa ang mga kaso ng bagong Omicron variant na CH.1.1 base sa isinagawang pagproseso sa samples ng RITM at UP Philippine Genome Center. Itinuturing naman itong variant under monitoring dahil sa potensyal nitong makaiwas sa proteksyon ng bakuna at unti-unting pagtaas ng kaso nito. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tapatuloy pa ba nating mararanasan ang malamig na hangin dahil sa amihan? Kabayan, muling nagpaparamdam ang mahinang amihan. Bahagya pong lumamig dito sa Metro Manila kanina umaga sa 22 degrees Celsius, pero di naman gaanong malamig dyan sa Baguio City at sa La Trinidad, Benguet. Bukas, inaasahang hihinang muli ang amihan at simula sa araw ng Biyernes, ang mainit na easterlies naman na ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. Ang good news po, wala namang nakikitang sama ng panahon na makakaapekto sa atin hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, sa Mindanao, maulan na po sa umaga sa may Caraga at ilang bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao, lalo na po dito sa Agusan del Sur. Mababawasan ang mga pag-ulan pagsapit ng tanghali at sa hapon merong malalakas na ulan sa may Davao del Norte at may pag-ulan din sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa gabi, may ulan pa sa silangang bahagi ng Caraga, ng Davao Region at maging Samis-Samis Oriental. Maaraw naman maghapon sa malaking bahagi ng Visayas, pero sa umaga, may mahihinang ulan sa umaga dito po sa may Samar at hilagang bahagi ng Leyte at bandang hapunan. Tuloy-tuloy na hanggang sa lumalim ang gabi, meron ding mga pag-ulan muli sa may Samar Island. Buong araw ding mababa ang tsansa ng ulan sa buong Palawan bukas. At sa Luzon naman, may mga pag-ulan sa Northern Cagayan mula umaga hanggang tanghali. Pero sa ibang bahagi po ng Luzon, maaraw, mainit at mababa ang tsansa ng ulan hanggang gabi. Magpapatuloy din ang mainit na panahon dito po sa Metro Manila, kaya huwag kalimutan ang payong at dalasan ang pag-inom ng tubig. Samantala, isang first-time climber sa Mount Pulag ang maswerteng nabiyayaan ng makapigil hiningang tanawin sa itaas ng bundok. Gamit ng kanyang kamera, nakuna ng photographer na si John Kimwell Laluma ang Milky Way Galaxy bago sumikat ang araw. Kuhang-kuha ang nagniningning na mga bituin habang nagsisimula ng lumiwanag ang horizon. Kita rin ang sikat na Sea of Clouds sa Dinarayo sa Mount Pulag. Kinahapunan, isa namang pambihirang optical illusion ang naispatan din ni Limuel. Ang animoy logo ng ABS-CBN na ito ay tinatawag na Broken Specter. Ang nasa gitna nito ay anim na ng tao na nakaproject sa kaulapan. Nangyayari ito kapag ang araw ay nasa likod ng tao na nasa mataas na lugar at nakatingin sa mist. Nagkakaroon din naman ng rainbow halo o glory sa palibot ng anino dahil sa pagbali ng water droplets sa liwanag ng araw. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Pagkatapos ng halos apat na dekada, may bago ng all-time leading scorer sa NBA. Naungusan ni LeBron James ang scoring record ni Kareem Abdul-Jabbar at nakapagkamit ng 38,388 career points. Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manoto. Opisyal na ang scoring king ng NBA si King James. Naselyuhan ni LeBron James ang all-time scoring title sa laro ng Lakers kontra OKC Thunder sa home court nila sa Los Angeles. Tonight I actually felt like I was like sitting on top of the arena tonight when that shot went in and the roar from the crowd. I'm not sure if I will be able to feel that feeling again, unless it's like a game-winning finals shot. But it won't be a stop and play. It's just, you know, everything just stopped, and you know, and it gave me an opportunity just to kind of like embrace it and look around and
seeing my family and seeing the fans and seeing my friends, and it was pretty cool. Kinailangan lang ni James ng 36 points para manapasan ang record ni Kareem Abdul-Jabbar ng 38,387 career points. Isang record na 38 taon nang walang nakakahamon hanggang ngayon. Sa first half pa lang, tumikada na si LeBron ng 20 points. At sa pagtatapos ng third quarter, dala ng isang fadeaway jump shot. Nakuha na ni LeBron ang kanyang ika 38,388 na point. I just played the game as it's supposed to be played tonight, as I've always done. Didn't press myself, didn't overexude too much energy, when it comes to, the record. I felt pretty good. I felt in a good rhythm. And once I get in a good rhythm, then I feel like I make any shot on the floor, to break the record. I was able to get to a really good spot on the floor where I'm very comfortable with, and get to one of my patented fadeaway shots. Tumigil agad ang laro at napuno ang arena ng mga hiyaw ng MVP. All-time scoring leader. Nagkaroon ng simpleng seremonya sa center court kasama si NBA Commissioner Adam Silver at si Jabbar. The championship sit at the top, because I'm a team first guy when it comes to understanding that you can't be great in this league without great teammates, great coaches that prepare yourself every single day to be great. So, the championships will always sit at the top for me because that's just where I come from. I come from playing championship basketball since the first day I ever played organized basketball when I was 8 years old. Naging bahagi din ng makasisayang career ni James ang ilang Phil-Ams. Naging coach niya si Eric Spoelstra sa Miami, patungo sa kanyang halos 8,000 points bilang bahagi ng Heat at nanalo pa ng dalawang NBA championships. Naging teammate din niya si Jordan Clarkson sa Cleveland at umabot pa sa NBA Finals. Isa rin si Clarkson sa mga nakabang kay James na gumawa ng kasaysayan. TJ Manotok, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, kasunduan kaugnay sa North-South Commuter Railway Project, inaasahang mapipirmahan sa official visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At Maynila, nagtatayo na ng 4 na modular treatment plants para masolusyonan ang water interruption. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Inaasahang magiging mahigpit ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official visit sa Japan, lalo't kabi-kabila ang kanyang magiging business meetings, maging ang pagharap sa Filipino community doon. At live nagpapatrol mula sa Tokyo, Japan, si Joyce Balancho. Joyce, anong oras dumating dyan ang Pangulo at ang kanyang delegasyon? Bernadette, pasado alas 5:30 ngayong hapon, dumating nga dito sa Tokyo, Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang official delegation para sa kanyang 5 araw na official working visit. Ang kanyang pagbisita dito ay tugon sa nag-iimbitasyon ni Japan Prime Minister Fumio Kishida. Ayon nga sa Pangulo, layo ng kanyang pagbisita na talakayin ang mga proyektong maaari maipagpatuloy ng dalawang bansa. Isa sa 7 bilateral documents na inaasahang mapipirmahan ay loan agreement para sa North-South Commuter Railway Project na nagkakahalaga ng $3 billion. Japan is different from the other places that we've been, wherein we just open up the conversation. So Japan very well developed na yung mga interactions natin with G2G, even sa commercial. What we're really having to do now is we are going to have to we're finalizing some of the projects that, for example, were postponed because of the pandemic lockdowns. And also, now, some new projects that are follow-on from kung ano yung dati. Inaasahan din mapag-uusapan sa pulong ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa usapin ng security at defense. Inaaral ngayon ng Japan na dagdagan pa ang tulong sa mga pasilidad ng Philippine Coast Guard, partikular ang paglalagay ng isang Subic Base Support Base.
para sa Coast Guard, because naturally the reason behind all this is they would like to have more patrols along up and down the South China Sea. We can assure that the freedom of passage. So this is a new element to our relationship, because we are now talking about security of the region. Being, of course, all interested in the same thing, i.e. security in the region, I think cooperation is not a bad thing. Nilinaw naman ng Pangulo na sa ngayon wala pa na pag-uusapan sa pagitan ng Pilipinas sa Japan hinggil sa pagkakaroon ng kasunduan na kahalintulad sa Visiting Forces Agreement o VFA ng Amerika. Samantala, umaasa naman ng Pangulo na makatutulong sa Pilipinas ang malalagdaang kooperasyon sa sektor naman ng agrikultura. That opens up hindi lamang the usual exchange of technology, but that's an important part of it. But also investment in agriculture, and hopefully opening markets in Japan for our agricultural products. So that's a very wide-ranging discussion. So yes, we hope to do a lot in that regard para accelerate yung ating agricultural development. Nilinaw naman ni Pangulo Marcos na nagkataon lamang ang pagpapadeport sa mga puganting Hapon sa panahon ng kanyang pagbisita dito sa Japan. Well, it was actually in the process already before the Japan trip was even planned. Nagkataon lang na it was just by coincidence that it happened. Of course, it cannot hurt, because it was a request. Japanese government, and so we were always going to acquiesce to that request, and we thought perhaps it would clear the decks, as it were, for the talks that we will have with the Japanese. Bernadette, bukas nga magsisimula ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Tokyo, Japan, kung saan inaasahan natin magkakaroon siya ng hiwalay na pulong kay Japan Prime Minister Fumio Kishida at hiwalay din na pulong sa Emperor ng Japan na si Naruhito at ang kanyang asawa. Bernadette. Maraming salamat, Joyce Balancho. Formal nang nagayon ng Notice of Appeal ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court Appeals Chamber para iapela ang naging pasya ng ICC Pre-Trial Chamber na payagan ang pagpapatuloy sa imbisigasyon sa gera kontra droga at Davao Death Squad. Sa 5 pahinang Notice of Appeal na hinain ng Office of the Solicitor General noong Pebrero 3, inaapila nito ang buong desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber at pinababaliktad ang pagpapahintulot sa pagpapatuloy ng imbisigasyon. Ayon po sa gobyerno ng Pilipinas, hindi nila tinatanggap ang findings ng Pre-Trial Chamber. Mismong si Solicitor General Menardo Guevara at 5 niyang Solicitors General ang pumirma sa Notice of Appeal. Hunyo 2021, ang payagan ng ICC Pre-Trial Chamber ang ICC Prosecutor na imbisigahan mga patayan sa Pilipinas, pero sinuspindi ito sa motion ng gobyerno ng Pilipinas. Pero itong Enero, pinayagan na ng Pre-Trial Chamber ang ICC Prosecutor na ituloy ang imbisigasyon. At tinapos na po ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang imbisigasyon nito sa pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid at umano'y gunman na si June Villamor. Submitted for resolution na ang imbisigasyon. Ang ibig sabihin po, napagpasihan na ng panel kung may sapat na basihan para sampahan ang kasong murder sina suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, ang kanyang dating deputy na si Ricardo Silueta at ilang pang Bucor inmates na sangkot umano sa mga patayang. Nagsumiti na rin kanina ng kanyang counter affidavit si Bantag sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Rocky Thomas Balisong. Kabilang sa kanyang kinikwestiyon ang kredibilidad ng mga inmates na tumistigo laban kay Bantag. Here comes the statement of the two PDLs, Galicia and Labra, stating that they came up with an agreement for the killing of Percy Lapid on the second week of September.
So that is inconsistent with the statement of the gunman when he stated that as early as September 5, he and Villamor already talked with each other for the killing of Percy Lapid. Right now, the preliminary investigation is submitted for resolution. Nagtatayo na ng apat na modular treatment plants ang Maynila sa Cavite para maibsan at tuluyang mawala na ang paulit-ulit na water interruption. Dalawang ilog po sa Cavite ang pagkukuhanan ng tubig para pandagdag sa supply galing naman sa Angat Dam at sa Laguna Lake. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Madaling araw, nag-iipon ng tubig ang pamilya ni Joel sa Imus, Cavite, na sanay na umano sila dahil taon nang inabot na palaging may water interruption sa lugar. Malaking abala ho, lalo na sa umaga. Yung iba nagtatrabaho, kami ho, papasok sa umaga. Siyempre ho, kailangan namin din ng tubig. Kailangan pa namin mag-ipon sa gabi. Eh minsan ho, minsan, kung ganung alas 11, pagod na ho yung tao. Kailangan magpahinga na rin ho. So, napupuyat pa rin ho kami. Apektado rin ang kawalan ng tubig ang negosyong pet shop ni Mang Jose, kaya masama ang loob niya sa tila walang katapusang water supply interruption. Kailangan nito, merong regular water change. Kasi minsan makakita ka ng konting white spot sa mga isda, water change kagad yan kailangan. Ang problema, hindi namin ma-water change kundi iintayin pa yung gabi. Ang isda tuloy, mga nangihina na. Kaya ang lokal na pamahalaan, naglagay na ng mga poso sa gilid ng kalsada para may mapag-igiban ang mga residente. Nasa dulo kasi ng water supply line ang Cavite ng tubig galing Bulacan. May supply din na galing ng Laguna Lake pero nagkakaproblema ang Putatan plant dahil sa dumi ng tubig. Kaya nagtatayo ngayon ng apat na modular treatment plant ang Maynilad sa Cavite. Tapos na itong nasa Imus. Ito ang loob ng modular treatment plant ng Maynila dito sa Imus. Sa mga susunod na buwan, kaya na nitong mag-produce ng 4 million liters ng malinis na tubig na pandagdag supply at bawas din sa water service interruption dito sa Imus City. Sa kabuuan, nasa mahigit 22 million liters per day ang madadagdag kapag natapos ang isa pang modular plant sa Imus. Manggagaling ng Julian River ang tubig na ipuproseso sa planta. Itong treatment facilities na to specifically to address yung mga underserved areas namin sa Imus, Cavite. And then yung sobra po nito, ilalabas din po namin of course doon sa iba pang kalating lugar. Local permit na lang ang hinihintay para mapagana ang planta sa Imus. Yung initial na production nito ngayong summer months ng 2023, so maybe May hanggang latest na hanggang June. And then yung full production po nito mangyayari sa September of this year. Ang sa Bacoor naman, mahigit 20 million liters ang mapuproduce na tubig pagdating ng 2024. Yung direct impact nito dun sa mga customers namin sa Cavite, dahil nga nandoon mismo yung treatment facility, so sila yung unang makikinabang nito. Ang indirect impact ay dahil nga hindi na namin papadaluyon yung tubig mula doon sa existing facilities namin sa Lamesa at Putatan papunta sa Cavite, so hindi na sila makikiagaw or makikihati ng supply. Kaliwat kanan ng proyekto ng Maynilad, matapos ilang beses pinagmulta ng MWSS Regulatory Office dahil sa serye ng water interruption, karamihan sa Southern Metro Manila at Cavite. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Lumalabas sa isang pag-aaral na kapos sa fiber ang pagkain ng maraming Pilipino. Kaya isinusulong ng isang grupo ang mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng oats. Nagpapatrol, Rod Macenas. Maging healthy, yan ang goal ng maraming Pilipino. Pero minsan, kulang sa fiber ang ating diet. Ayon sa Philippine Society of Nutritionists and Dietitians, 20 to 25 grams ang recommended intake ng fiber kada araw. Pero nasa 8 grams lang ang nakukonsumo ng isang Pilipino. Kaya payo nila, kumain ng mga pagkain na mataas sa fiber tulad ng oats. Ang isang tasa ng oats ay may taglay na 7 times more fiber compared sa isang cup lamang ng rice. Mahalaga itong maging option kung
nais silang taasan ang pagkonsumo ng fiber para mababa ang tsansa ng mga sakit tulad ng diabetes, cancer, hypertension. Ayon pa sa PSND, mainam din na mag-exercise kasabay ng pagdadiet. 9 out of 10 Filipinos ang sedentary. Hindi natin nami-meet ang kaukulang number of exercise hours na meron tayo sa isang linggo, which is 150 hours. Sa health check caravan ng isang oats company, nabigyan ng pagkakataon ang ilan na kumonsulta sa mga nutritionist para gabayan sila sa kanilang kalusugan. Tampok din ang iba't ibang recipe na pwedeng gawin sa oats para mas maging malusog ang katawan. Susunod, newly hired household workers, bawal munang umalis papuntang Kuwait. At mga patok na regalong pwedeng ibigay sa nalalapit na Valentine's Day, alamin sa winning moment. Abangan ang iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Hindi muna papayagan ng Department of Migrant Workers na makaalis sa mga bagong hire na household workers patungo ng Kuwait. Iti katunudga ng pagpatay sa OFW na si Julibee Ranara. Samantala, ginisa naman sa Senate hearing ang recruitment agency ni Ranara, nagpapatrol Robert Mano. Sa simula pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, agad kinumpronta ng chairman ng komite na si Senador Rafi Tulfo ang Department of Migrant Workers kung bakit tinanggihan ang suwestyong deployment ban sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ni Julibee Ranara. Sabi ni Tulfo, dismayado siya kay Secretary Susan Toots Ople. And I said, I want a deployment ban. Kinunta niya ako. I was only suggesting. Pero agad ding nilinaw ni DMW Undersecretary Maria Antoinette Aliones na mismong si Secretary Ople na ang nagutos na bawal na muna ang mga newly hired na household workers na paalisin patungong Kuwait. Ito'y habang hinihintay ang magiging resulta ng pag-uusap ng Pilipinas at Kuwait. Actually po, bukas si Sec. Toots at suportado po niya ang panukala ninyo na mag-impose ng targeted ban po. First time new hires, now domestic workers bound for Kuwait, deferred na natin sir, suspended po yun. At i-offer po natin as alternative destinations po okay. Yung Singapore so, and Hong Kong. Ang mga balikmang gagawa hindi naman isasama sa ban dahil kabisado na umano nila ang kanilang employer, sistema at kultura sa Kuwait. Ginisa ng mga senador ang recruitment agency ni Ranara na Catalyst International Manpower Services Company na wala anilang ginawang hakbang para protektahan si Ranara. Pero gate ng Catalyst, lagi nilang minomonitor si Ranara. Kaming October, tinawagan po namin po siya. Ito po, hindi naman po ako dito di masyadong pagod kasi po maliit ang bahay. Mabait naman po ang employer ko. Sabi ng legal counsel ng Catalyst, base sa report sa kanila ng Foreign Recruitment Agency, may relasyon si Ranara sa anak ng kanyang amo. Meron po silang relasyon, kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. Binusisi rin ni Senator Joel Villanueva kung bakit wala anyang ginawa ang recruitment agency para protektahan si Ranara, lalo't nagsumbong na siya sa magulang bago pa siya mapatay. You think your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari. Depensa ng agency, hindi na ipaabot sa kanila ng magulang ang impormasyon pero inamin na minomonitor nila ang social media ni Ranara at may nakita silang tila pahiwatig. Yung una po is kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So therefore, alam nyo na pala na may nangyayari hindi tama, then you should have called her attention, kinausap siya, ano ba itong post mo? Julibee, mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. Nakuha naman ng OWA ang opisyal na autopsy report ni Ranara mula sa Kuwait.
Yung pong autopsy report from Kuwait, marami pong binanggit, fractured skull, face, lower jaw, recent bruises, ravaged brain. But there is no categorical mention here of pregnancy. Lumabas din sa pagdinig na may 7 recruitment violations ang catalyst. Sabi ni Undersecretary Bernard Olalia, kanselado na simula February 2 ang lisensya ng catalyst. Robert Mano, ABS-CBN News. Nakatakda ngayong gabi ang deportation sa tinuturong leader ng notorious na robbery group sa Japan na si Yuki Watanabe o kilala bilang si Luffy, kasama ang isa pang umano'y miyembro na si Tomonobu Saito. Ayon po sa Department of Justice, bago maghating gabi ay lilipad patungo ng Japan ang eroplano. 7 opisyal ng Tokyo Metropolitan Police ang mag-e-escort sa kanila. Kahapon, binasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 109 ang violence against women and children cases laban kina Watanabe at Saito. Kaya wala nang balakid sa kanilang deportation. Sabay silang naaresto sa Pilipinas noong 2021. Kahapon po, una nang na-deport ang dalawa pang kasamahan nina Watanabe na sina Kiyoto Inamura at Toshiya Fujita. Tita Winnie, 1 week to go, Valentine's Day na. Sa mga naghahanap o nag-iisip ng pangregalo, ano ba ang pwedeng ibigay? Ay, Ate B, bukod sa pagmamahal, syempre, love, 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 pwede niyo subukan yung mga personalized gifts para mas maramdaman ang effort at thoughtfulness. Bukod sa mga fresh flowers na patok ibigay sa mga loved ones, uso rin ngayon ang pagbibigay ng mga personalized na gamit. Mga regalong tiyak babagay sa pagbibigyan. Isa na ang ginagawang paper flowers ni Annie Balute na isang flight attendant. Na-discover niyang gawin ito nang mawalan siya ng trabaho. Nung na-pandemic, talagang nawalan ng work, nawalan ng lipad. So I need to look for something else na mapagkakatkitaan. And then, mahilig talaga ako sa arts. Ito po usually specialty paper, cartolina, colored papers. So may scented papers din po. So for example, ito Tita Winnie hawak ko. So ayan, as you can see, lahat yan paper flowers. Magsisend sa amin yung client, ganito po yung gusto namin gayahin yung gagayahin namin. So from paper lang. Ngayong back to work na si Annie, tuloy pa rin ang paggawa niya ng paper flowers. At para masustain ang production, tinutulungan niya mga single mom sa kanilang lugar na naghahanap ng ekstrang kita. They stayed in their house lang. So sabi ko, why not bigyan din sila ng another source of income na, ayan, magugupit lang kayo, ganito yung gagawin nyo. So habang nakabantay sila sa bata, nagugupit sila. Pagka ganyan po sa labor, 350 to 450 a day. Sa mga mahilig naman sa bag, patok ang personalized canvas tote bag na pwedeng gamitin sa pamamalengke o pamamasyal. Nang mawalan ng trabaho, ginamit ni Marco ang kanyang talento sa pagpipinta para gumawa ng customized bags mula sa kanyang painting. So nagsimula po siya noong 2020. Actually, Tita Winnie, 10 piraso lang talaga siya. Tapos lahat hand-painted. Kasi painter din po ako. So talagang nagpe-paint po ako ng mga canvas. Tapos nung nakita ko po yung demands niya na parang, uy, okay to ah. Kahit hindi ako mag-paint ng painting talaga, nakakabenta ako during the time of pandemic. So parang, okay, sige, naghanap na po ako ng supplier ng tote bag na pwedeng mag-print po ng aking mga paintings, ng aking mga designs. Ang winning discarded tip number 1, alamin ang interes ng pagbibigyan para ma-customize ang regalo. Winner ding pang regalo mga items na may personal names. Yan ang naging side hustle ni Duana Espinosa kasama ang mga kaibigan para magkaroon ng extra income. Maraming bagay ang pwede nilang i-personalize tulad ng mug, brush, bags at iba pa. Kasi mas maganda magbigay ng gifts na personalized. Diba? Parang mas ma-appreciate at mas ma-remember ng binigyan mo ng gift. So,
We thought, why not? Winning discarded tip number 2. Imbis na isang regalo lang, gawing pang-couple ito para matching kayo. Pag-personalize talaga, para mas may ibang effect siya ba sa mga pagbibigyan mo. So, I think that's one of the factors na naging parang helpful why we became, yeah, successful in a way. Ay, mga ate, mga kuyang, hindi lang naman tuwing Valentine's Day pwedeng ipadama ang pagmamahal. Maganda ring alamin ang love language ng inyong partner. Words of affirmation ba yan? Acts of service, gifts, quality time, o physical touch? Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod! Buong cast ng Batang Quiapo may emosyonal na revelasyon kay Coco Martin. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Hindi pa rin nakababalik ang unemployment rate ng Pilipinas sa antas nito bago magpandemya at tumaas pa ng bahagya ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre. Base sa pinakabagong datos ng gobyerno, tumaas ng 43,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre kumpara sa Nobyembre. Pero mas mababa ito ng lampas 1 milyon kumpara sa Disyembre 2021. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, maliit lamang ang mga kaibahan ng datos ng Disyembre at Nobyembre. Ang importante niya, tumama ang unemployment rate sa pinakamababang antas nito mula Abril 2005 pa, nang ibig sabihin, dumadami na ang may trabaho sa Pilipinas. Bumagsak naman ang underemployment o bilang ng mga Pilipinong nakukulangan sa kinikita sa kasalukuyang trabaho ng halos 1 milyon noong Disyembre kumpara sa Nobyembre 2022. Senyales na kahit papaano, gumaganda na rin ang klase ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang problema, tumataas pa rin ang presyo ng bilihin. At maging si Mapa ay aminado na may epekto ito sa cost of living. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagbaba ng bilang ng unemployment noong 2022 kumpara noong 2021 ay senyales ng post-pandemic recovery ng ekonomiya. Matutunghayan ang kakaibang kombinasyon ng mga artista sa Batang Quiapo, tampok ang mga bituin mula sa iba't ibang larangan at karanasan. Naging emosyonal ang cast ng balikan ang ginawang pagtulong sa kanila ni Coco Martin. Nagpapatrol, MJ Felipe. Mula sa rappers, social media influencers, mga veteranong artista, action stars, pati na mga baguhan sa industriya, muling binuksan ni Coco Martin ang pinto ng oportunidad para sa mga kasamahan sa kanyang comeback seryeng Batang Quiapo. Kwento ni Coco, nagsisimula pa lang sila, mahigit 50 na ang artistang kasama niya sa serye. Isa rito si Pen Medina. Para maialis ka namin dito sa Quiapo. Iiyak na naman ako. Mangilid-ngilid ang luha niya nang ikwento ang pagkapaabot ng tulong ni Coco noon nang maoperahan siya sa spine o gulugod. At ngayon ay balik trabaho na. Sabi niya sa akin, Tito Pen, kaya mo na ba? Malakas ka na ba? Mag-taping tayo para hindi ka mainip sa bahay. Ganun lang kasimple. Kaya tuwang-tuwa po ako. Napakalaking bagay nito. Sa aking pamilya. Nung dumating yung probinsyano, yun ho ang nagbigay sa akin ng break ulit. Binuhay po yung karir ko, napakain yung pamilya ko. Ngayon, kinuha na naman ako, sabi ko, tataba na pamilya ko. Galing sa puso ko na sobrang thankful ako kasi hindi lahat ay nabibigyan ng social media artist ng pagkakataon na maging artista. Tulad nga ng sabi ko noon kay Direk, lahat ay po pwede mag-open ng sariling YouTube channel pero hindi lahat nakakatungtong sa TV. Pinatotohanan ni na Cherry Pie Picache, John Estrada at Charo Santos ang bukal sa pusong pagtulong ni Coco sa mga kasamahan. Sana pag tumanda ako, nakatulad ni Pen. Hindi talaga. Sana sa mga batang artista na henerasyon ngayon, sana meron isang Coco Martin. Yeah. Yeah. Na
magbibigay halaga sa mga senior actors or elder actors. Gusto kong sundutan na ng tanong eh. Ano yun? Hindi, si Coco, gusto ko lang tanongin, why do you have to do that? Kasi nagsimula rin kasi ako sa wala. Talagang, sabi ko nga dati, ano lang ako, extra, di ba? Naranasan ko yung first acting experience ko, minura ako ng director. Nung nag-indie films ako, naranasan ko, 2,000 lang yung binayad sa akin, ako bida sa buong pelikula. Kumbaga talagang, gapang. Tapos ang sabi ko nung sarili ko, lagi kong hinihintay, opportunity. Ngayon, na kahit pa paano, na may pagkakataon ka, or, nasa kamay ko na makatulong, bakit ko ipagkakait? Much more success, good health, huwag kang bibigay sa dami ng ginagawa mo. Oo, mag-iingat ka. At, you know, I wish a world full of many more Coco Martins. Wow, big! Happy birthday to you. Sinorpresa naman ng buong cast si Lovie Poe para sa kanyang nalalapit na birthday. Perte mo ka kung ligawan kita. Hey, wow. Sobraming fun. Aso't pusa kung magkulitan at magbangayan ng mga papel ni na Coco at Lovie sa serye na sina Mokang at Tanggol. Sasabit ako dyan. O, hindi na rito. Hiya ka pa. Kaya nang hingan sila ng mensahe sa isa't isa, sasabihin ko kay Tanggol, ma'am, susunod masasampolan ka na sa akin. Konti na lang masasampolan ka na. Ako naman as a Tanggol, huwag ka magkaka-crush sa akin, ha? Marami nang napahamak dyan. Tanggol, umayos ka, ha? MJ Felipe, ABS-CBN News. Ganda ng chemistry. Tanggol. Mm-hmm. Yan ay magsisimula na sa Lunes after TV Patrol. Yo. Ayun. Kaya manood kayo ng TV Patrol para mapanood nyo ang Batang Tiyapo. Pag hindi kayo nanood ng TV Patrol, hindi nyo mapanood ang Batang Tiyapo. Hindi nyo maubutan yung umpisa. Kaya tumuto kayo, ha? Okay. Damay-damay na. At yan po ang mga balitang binantayan po namin para sa inyo. Ako po si Bernadette Zambrano. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi. Bayan!